nga pala na eh. So yun guys, nandito tayo sa Lai service center ng ejection pump at pinapa-service natin ang ating ejection pump at makikita natin dito na isasalang na yung mismong ejection pump at ika-calibrate niya para unang-una umayos yung kanyang general dalba, yung manginig pag nag-umaandar yung makina. So yun, tingnan natin, panoorin natin yung process niya kung paano niya i-calibrate, paano niya itotono itong pinaka-carburetor o ejection pump ng ating friendly Mazda Bongo. Hello guys, good morning! Today, medyo technical tayo ng konti ngayon kasi today, nakaschedule ang ating sasakyan na ipa-service ang kanyang ejection pump. So, nandito ako ngayon sa shop. Ang usapan namin ng mekaniko is about 8 a.m. So, time check natin, 7:32 pa lang. So, maaga pa tayo ng almost 30 minutes sa ating napag-usapan. Kaya okay lang. Okay lang na maaga tayo para at least talagang makikita ni mekaniko na talagang ipapaservice natin talaga itong ating ang sasakyan pa lang to, mga sir, ay Mazda na friendly Bongo. Nabili ko siya, maganda pa naman manakbo, matulin, pero gusto ko siyang pa-service yung lalo na yung fuel na yung ano niya, yung injection pump niya, para yung andar ng sasakyan is smooth, good as new. Try natin ipa-calibrate at saka yun nga yung service, papalitan yung mga seal, yung mga o-ring. Sabi ni mekaniko, nag-research na rin ako sa YouTube at sabi ganun din ang ano, para yun nga, para makalibrate, maging smooth, tsaka yung pag-i-start sa umaga talagang one click lang, tsaka hindi mo need yung i-revolution yung silinyador. So guys, ang activity natin ngayon is i-vlog natin yung kanyang process kung paano ba i-calibrate at i-service yung ejection pump na piyesa ng ating Bongo friendly Mazda. So sana guys mag-subscribe kayo sa channel ko pala. Paki-hit niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga ginagawa kong mga vlogs. At worth naman, lalo na maraming information akong vina-vlog na pwedeng matutunan ng bawat subscribers na naka-subscribe sa akin. So sana guys, mag-subscribe kayo. Please support Filipino vloggers. Please support Filipino vloggers kasi tayo-tayo nagbibigay ng information sa mga videong to. Tayo-tayo rin na nagbe-benefit sa mga vlogger na nadi-discover yung mga new things na katulad nito. Tulad nito, kung may sasakyan ka, diesel, hindi lang applicable to sa Ford, ay sa Mazda friendly Bongo eh. Applicable din to sa mga Jeep na diesel din. Applicable din to sa mga diesel na Innova. Iba, kahit ano sasakyan mo, applicable to kasi lalo na kung diesel ang iyong sasakyan kasi dito mo malalaman na pinapa-service ang ejection pump kapag medyo napansin mong parang may pumapalya-palya na. Ako, to be honestly, okay lang naman sasakyan eh. Kaya lang ang concern ko is pag umaga, pag malamig yung makina, napapansin ko makakadalawa, tatlo akong start tapos aapakan ko yung silinyador. Doon palang mag-i-start yung sasakyan eh. So, nagtanong-tanong ako, lalo na kay father, jeepney driver si father eh. Ngayon, sabi niya sa akin, pa-service mo yung fuel ay yung injection pump, pa-calibrate mo, baka yung pinagbilan mo na sasakyan kasi secondhand lang 'to eh. So, sabi niya, yun nga, ipa-calibrate ko daw, pa-service ko yung injection pump pati yung mga nozzle, ibubugayin 'yun eh.
So malilinis yung mga nozzle, apat daw yun. Tapos yun, actually ang suggestion sa akin nung ano, nung pinagbentahan ko nito, which is si Kuya Art, shout out sa'yo Kuya Art Tandok, Aris Tandok, ano, palinis ko daw yung tawag dito, yung nozzle nila, nozzle niya, apat daw yun dito sa may makina niya. Pero sabi naman ni Father, dahil matagal na rin namamasada si Father, almost about 30 years na simula nung bata ako, namamasada na siya, talagang yung diesel engine eh, masasabi kong kabisado na niya, kasi eh, ikaw naman 30 years hawak niya jeep, talagang kabisado niya na yun. Tapos nakita niya, pinaandar ko sa in-evaluate niya, nalaman niya na oo nga, iba service mo, kasi pinapaservice naman talaga yung injection pump. So napahaba na yung intro ko. So guys, yung mga clip niyan susunod na. So sana mag-stay kayo sa video na to, at huwag naman kayo mag-skip ng ads. Sabi nga ni Kapotpot Ian Howe, mag-like, mag-comment, mag-subscribe ay suswertihin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. So guys, ayos. Diyan kong concept yun po. Concept yun. So ito yung passenger seat na ano, tinaas na niya. Tapos kumukuha lang siyang tool sa alisin niya yung fuel injection pump. Hindi ko lang sure saan pang niya. So guys, yun, nababa na yung kanyang injection pump. Pwesto kayo nene itang lay atin yan, ay lay atin yung pwesto ay boss nila yan, may pag-ubrahan ko yan. Kapatod kaya atin yung sarili mo rin kanya ng luwang pwesto yun eh, kaya yun ang ubrahan ko ba, abe ako kapit pita na rin waring nato niya manulo yan. Waring niya guys. Hindi yan mag-gasket eh. Mati yan manito. Kaya medyo gasket niya para yun.
So dito guys, naglilinis, minilinis niya yung ano, yung mismong ejection pump. Tinatanggal niya yung mga corrosion na nakadikit sa mismong ejection pump. At inaalis niya rin dito yung fuel seal, yung mga seal na napansin namin matitigas na siya. Ayun nga, tumulo yung diesel. Matitigas na yung mga seal na nakalagay sa mismong ejection pump. At yung iba may damage na, kaya minsan meron siyang tagas. So kung napalinis mo lang ganito ang inyong ejection pump sa inyong sasakyan na diesel, makikita nyo yung epekto niya after, which is napansin ko din yung tagas na nakikita ko sa ilalim ng flooring ng garahe is wala na simula nung napalinis ko yung ejection pump. Ngayon sa step nito guys, makikita nyo i-disassemble niya yung injection pump, tapos lahat ng parte niya is lilinisin niya sa steel brush na grinder. Ngayon iisa-isahin niya, tatanggalin niya mga yan at hanggang sa maubos yung mismo injection pump na lang ang matira, hanggang malilinis niya na ng lahat. Thank you.
ito na mabuti ang oil. Pati ang mga niyang ba? Pati lang ito. Sa kuning watch na yun, one. Aroy. Hindi ako niya kaya kaya nakamas sa walay. Na? Yung na kung okay mo kaya kanin. Kaya mo rin kasi eh. Yung na sa yung online. Hindi mo nalang 500. Hindi ka na makasukuran ito. Okay mo kaya kanin. 500. So, yung na. Pagkano na kanta yung bayaran? Hindi ka. Straight to yan eh. 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 Straight kaya binintan na sel ganito boss malinis. Sa halin ko na lang ako sa sel. Sa halin ko na. Kung sakaling ako ng account ko na siya po, ato yung libre. Eh. Pero 37. O, 37. Parang lang atin daw. Kung tuso yung may gitsang 4 million, mga 4-2. Ay, 4-4, baka yan. Pudpud lah niya. Pudpud na lang. Antan talaga yan. Tsaka po itong ibalik may boss, sana yung laging manalas. Ah, sige lang. Antan tayo ang orange. Siyempre, muna ko nilin kay. Balik may lakang bayar ka rin. Basta itang 1-year warranty, gagana yan. Ang kilog na yung papad, mabig. Pati niya tinulog, dala niya, lakang bayar. O, kaya sigo ka. Kamiya, kung ito ang kulay niya. Sakit na lang orin, oh. Na mamanulog na lang. Tama ka niya? Basta talaga yan. Tsaka po itong calibrate mo yung boss ka nito, kain eh, line... Ang alam ko din ang gagawin ka. Kain mo rin nata adjustment na ito na kuya. Ang isa kaya timing. May gisa na yung kaya kaya eh. Kung kaya siguro, tagalag kaya mangigil ka at mag-iagay nila eh. Bata kayo yung fans na yung mag-iagay eh. Ano ko rin niya masalay sa'yo boss? Ako na pala. Yan guys, alisin niya yung nozzle para malinis na rin siya. Noron lang rin ang nasel kanya, napin din. Hindi na yung masuha na marostred. Parang globra.
is mag steel brush eh. Hanya pare. Dapat leng. Darat ang mama. Bila ni anak Joey. Babayan lagi. Babaya. Bila pa di niya segunda. Ano? Ako, yung magbuto na makaanik wala. Ito yung ano, yung itsura niya. So, nagtatagas talaga siya. Dito binunot yung mga nozzle, dito sa part na to. Yan, apat sila. So, maganda siguro linisin din to. Marami eh. Thank you.
Sealant niya. Thank you.
sabayan may ipo sa'yo. Punta ka maaari sa'yo. Okay, kaya naka mo. Punta, punta lang yan. Punta yan. Punta ka mo. Amis ka kayo, pagkita ka kahit eh. Ado wala tarang kay mo ko yang. Na. Pagluto. Papi naman eh, wala na kung time magluto na. Isa mo yan po to. Pagdating din din. Ka. Tingnan niyo kasi sigurado. Kaya ni galong mo din eh, kaya nagtanong lang din eh. Ali bawon kay ni 1 million din. Sa bagay. Dokin niya tangay. Alex, kita pulang meron ka rin. Hmm. Ito nga siyang best. Oo. Then, okay, kayo yan naman, tagka rin. Upan yan. Datang natin truck-truck ka rin eh. Okay, naman harap ka rin. Oo. Upan yan. Pala na eh. Teka, lumalabas park.
ha? Double bed ng white. Pati Domingo luban niya. Kailangan na eh, balo ba? Awa. May mga biyayan. Hmm? Halipos ka. Ah, kaya niya. Pusin eh. Ay, punta sa aliya. Wa, David. Pusin niya eh. Wa. Wa. Kaya, punta sa aliya. Bule. Lumipayakan niya ganyan. Bule. Yes.
Walang pinaka rin natin kaya? AWS? Oo ba, magkain kanyang ka rin. 11 years. Nino? Lalagyan. Joseph Garcia. Garcia. Jetro, Pampo. Hanggang ngayon at chula pa?
biocameras kayang posisyon na ito, dapat talagang katiwa-tiwa lang. Mm-hmm. Hanggang babagyo, lungob ka, mga ganyan. Dapat budkay ka, Leo. Hanggang apanwalanda ka, mga ganyan. Na-priority mo yung kumpanya. Oh, wow. Talagang pagmanasakitan mo yan, eh. Wow. Kasi po, tasubukan ka, misan mo ito, eh. Wow. Misan mo, pati pinalpak ka, lana, ito na ulitan ka. Mga balubab ng pabaliktad niya o clockwise yun, counterclockwise. Clockwise na rin. Clockwise na rin. Yan yung balubab. Hmm. Marami na ka niya yung manumano. Ay, may isa lang? Isa lang yun, yung manumano niya atrari. Kasi alam yung backward yung kain niya. Pero huwag kaya, wala niya yung manumano. Pagbalo na yung mamakaya ang installation. At yung buhay mo siya na digital yan. Oo. Ali kai, iga uling kai ko te wari kung pagawaan sa ken. Ay wag kai ko na. Iga mag-install kami ng makanyang harness kaya sa ken. Transmission makanya na pong kai. Power steering. Ay nyo lahat. Boy, ing sa ken mismo mabubuyo. Itang makina na, po itang wiring na. Kaya kami. Yes, I
So ito guys, tinanggal na niya yung ano, yung nozzle, nalinis na, na-install na rin. Ito yung mga yun. Ito. Ayan. Yun. Tapos yung heater. So tinanggal niya yung ejection pump mismo. Tapos, ayan, isasalang niya sa machine. Ay, sana umayos siya. Sige. Manual na. Actual yawa din. Panayala rin siguro yan. Alit-alit. So yun guys, ano, napahaba na yung ating pag-video dito sa injection pump unit na ating pina-overall at pina-service. So mag-iisang oras na tayong nag-video. Kaya gagawa tayo ng parts nito kung saan na nailagay na yung fuel injection pump at i-drive natin sa parts ng video na to. So abangan nyo yung part 2 nito mga guys kung interesado kayo sa content na to. Salamat!